Nilalait. Pinipintasan. Bata pa lang, nasanay na si Chris Guarin sa ganitong mga panunukso mula sa kanyang mga kaklase at kalaro. Alam mo, Karen, nung bata ako, I was really bullied eh. No, at early age of 6, no, napunta ako sa all-boys school. No, so, syempre, dahil ang laki ko at that time, na at 6 years old, medyo malaki akong, tapos bading pa. No, so medyo if it's an all-boys school, I was really bullied. Pero alam mo na noon that you were... Yeah. I even have a picture na 3 years old ako nung parang nakapang Miss Universe akong pose. Tapos nabully ako noon when I was in grade 1 up until grade 3. Kasi syempre dahil ang laki-laki kong bading, ang taba ko. Tapos dun nila ako bubulihin, gugulihin nila yung buhok ko. So I would go home to my mom crying. Oo. So it was really that bad. Tapos palagi nila akong tinutuksong bardagul. I don't know if you know that term. I promised myself that one day I'll put up a brand and I'll put up a product and I'll put up a company that will be an inspiration for those na nabully, naka-experience ng sobrang dapa sa buhay. That instead of you being affected nung mga masasamang nangyari sa'yo, you can actually convert it into a strength. Imbis na magmukmuk, mas na-challenge pa si Chris sa hamon ng buhay nang magkaroon ng oportunidad na magnegosyo. Ang masasakit na salitang pinukul sa kanya noon, ginawa niyang inspirasyon. Sabi ko, I want to have a brand out of that bardagul na tukso sa akin. No? Success is the best revenge. At ito ang rest back ni Chris, ang Varda Flame Grill. Sikat sa kanilang heavyweight quarter pounder patties sa presyong hindi raw kabigat sa bulsa. Sa ngayon, may 45 branches na ang Varda sa buong Pilipinas at may commissary na rin sa Batangas. Ipinanganak lang daw ang business idea na ito ni Chris nang minsang mapadalaw siya sa dating school niya. Bumalik ako sa PUP muna para kumuha ng transcript of records tsaka diploma ko. Doon ako nakakita ng sobrang haba ng pila ng mga estudyante. Dinignan ko kung ano yun. Sa kita ko may 10 pesos na burger. Na pinipilahan sila. Sabi ko, ba't ganun? Ang nip. So bumili ako, no? Tinikman ko. Tapos sabi ko, parang wala ng pati. Parang puro tinapay na lang, no? Parang unang kagat, tinapay na lahat. Sabi ko, ba't ganun yung mga estudyante? Kasi I only found out na parang wala naman silang choice, eh. It's either they go for that very affordable burger or may brand na fast food na ang mahal na. Gastro. Dahil dito nagmula ang idea, dito rin itinayo ni Chris sa PUP, ang unang branch ng Varda. So, anong taon kayo nagsimula sa PUP? 2016 lang. Ito, 2 years ago. Okay, 2016 ganito na opisina mo. Paano nangyari yun? Dahil nung nilaunch natin yung PUP sa Varda, talaga namang nakaklik sa mga estudyante at sa mga millennials. Oo. At ilan ang nabebenta mo sa isang araw noon? Siguro nakakabenta kami ng worth 35 to 40,000 per day sa PUP. Yun ang sales? Yes, yun yung total sales. So, siguro mga ano yan, mga 300 to 400 burgers. Ano yung schedule mo noon bilang isang bagong negosyante? Ano yung mga parang sacrifices? Alas 2 ng madaling araw, gigising ka talaga. Kasi pipili ka dun sa bagsakan ng karni eh. I-deliver namin yon dun sa PUP, dun sa branch namin, ng mga hanggang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Wow. Kasi as early as 6:30, meron ng klase eh. Mahalaga ba para sa isang entrepreneur na gawin yon sarili niya, hindi mag-utos? Kumbaga, ganun ba ang sekreto ng tagumpay? Yun ang talagang sekreto, Karen. Pag magne-negosyo ka, kailangan nandun ka. No? Kailangan talaga alam mo at kita mo. Simula umpisa, kailangan alam mo. Higit pa sa pinapangarap ni Chris noon, ang tagumpay na nakamit niya ngayon. Patunay na kung yayakapin at tatanggapin mo ang buo mong pagkatao, walang epekto ang anumang pambubuli sa'yo. Pero mas matindi pa pala sa panunukso ang harapin ni Chris. I lost my parents kasi when I was at 19. So I lost my college ka noon. Yes. I lost my mom in 2000, a heart attack. Uh-oh. And then my dad followed after 2 years because of heavy depression. Oh, so wow. At the very young age of 19, naging breadwinner na talaga ako. So nung namatay yung mom ko nung 2000, medyo
yun talaga yung... Kasi I was about to graduate in college already, so I need to finance my studies, no? So ang ginawa ko, nagtrabaho muna ako bilang bagger sa isang supermarket. And then I have to finance my studies. Inalayas kasi kami doon sa bahay namin dati dahil wala na kaming pambayad ng upa because wala na kaming parents. So... Natumira kami sa creek, no? Oo. Sa San Mateo. Parang isang squatters area. Yes, it's just 1 year na binuhay ko sila and at the same time nag-aaral ako. So, mag-isa lang na nagtatrabaho si Chris para sa kanyang pamilya. Sa liit ng kita na hindi sumasapat, wala silang naging permanenteng tirahan. Mabuti na lang at may nagmagandang loob na kupkupin sila. Sa pagiging working student, nagawang buhayin ni Chris ang mga kapatid. Mula sa pagiging marketing assistant, naging bahagi si Chris ng iba't ibang kumpanya bilang brand manager sa loob ng ilang taon. Pero nang maalis sa trabaho, nakakuha pa siya ng redundancy pay. At ito ang ginamit niyang puhunan para itayo ang Varda. Sa kanyang tagumpay ngayon, hindi nakakalimutan ni Chris ang kanyang pinagmulan. Nang minsang pinalaya sina Chris at mga kapatid sa inuupahang kwarto, isang kaibigan ang kumupkup sa kanila. Si Raquel. Pinalayas ko kami sa tinitirahan namin. Mahigit 13 taon na nang huling magkita ang dalawa. Natagpuan namin si Raquel sa isang senior high school sa San Mateo, Rizal at nagpo-proctor para sa National Career Assessment Exam ng mga bata. Security guard ang asawa ni Raquel. May 3 anak silang iginagapang. Kakapanganak lang din niya sa kanyang bunso. Ang panganay, maswerteng nalabanan ang malubhang sakit at ngayon magtatapos ng kolehiyo. Ngayong araw, hindi alam ni Raquel na isang kaibigan ang dadalaw sa kanya. Hatid ang isang sorpresa. Matapos ang mahigit isang dekada, muling tumuntong si Chris sa dati nilang lugar sa San Mateo Creek. Dito tayo ngayon uli sa Ampid. Siyempre yung feeling na parang kang nananaginip kasi minsan dito ka lang din naglalakad eh. Papasok sa trabaho, mas grabe dati. Mas maraming, mukhang may tubig na sila. Dati kasi walang tubig. Merry Christmas! Luma pa talaga. Luma pa. Mwah! Stop. Buho. Ito na ba yun? Oh, yan na sila. Wow, nakakusta na. Pero, pwede na pa rin ano? Si Jam! Ayun, oo. Oh. Teacher namin dati, oo. Ako na nagtago niyan. Oo nga. Ikaw pala nakakuha. Oo naman. Ikaw pala nakakuha. Oo, may firma pa sa lipid ko. Oo nga, di ba nagfirmahan pa dito? June 2002. Kaya ako nandito kasi yung mga kaibigan natin sa May Puhunan. Alam mo yung Varda, di ba? Alam mo naman, masusubaybayan mo naman yung sa Facebook ba? Natin. Nakakatuwa. Eh, alam mo naman yung pinanggalingan natin, di ba, dito. Ang namatay si Papa. Naalala mo yun, talagang wala kaming matuloyan ng mga bata. Ah, oo, naalala ko. Tapos... Hanap tayo. Alam tayo lang matitira namin ng mga bata. So wala na talagang choice, eh... Tinulungan niyo kami. Ano pa yung magiging magkasama natin? Kaya hindi ko makakalimutan. Okay. Hindi ko makakalimutan. Kaya tanggapin mo tong simple na regalo ko para sa inyo. Oh, saka sa mga bata na kay Randy. Ano si pare? Pumasok. Oo, umaga kasi siya. Hindi lang pamasukang handog ang ibibigay ni Varda para sa'yo. Oh. Isa ring pangkabuhayan showcase. So Varda, give you franchise license to use the Varda grill, burger and hot dogs good for 5 years. Oh, naman. So isang kiosk to. Wow. Worth 350. Wow, thank you. Ay, gustong-gusto ko ni Randy. At di pa kapag-negosyo ka rin. Oh, diba? Kapag-negosyo ka, makapag-start ka ng negosyo. Magandang start na to. Oo, tutulungan ka namin palaguin yan, ma'am. Lahat, training, everything, ibibigay yan ng Varda.
Varda Food Group. Kailan tayo magsisimula? Okay, soon. Excited, no? Kailan simula na to? Para pumita na siya. Sa muli nilang pagkikita ni Raquel, nanumbalik ang dati nilang pagkakaibigan na talagang hindi matatawaran. Pang mayaman ang pangalan, sis. Kailangan yumaman talaga. Yes, yes, yes. Venetia, Paris. Sa kanyang pagbabalik sa mga eskinita na minsan niyang tinawag na tahanan, alam ni Chris na malaking bahagi ito ng kanyang nakaraan. Nakaraang puno man ng hirap at pagsubok ang siya namang bumuo sa kanyang pagkatao. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.